With a heavy heart, allow me to share with the sorrow and exasperation of my good friend Senator Jinggoy and Senator Tulfo. Alam niyo po, talagang nakakalungkot, nakakagalit, nakakapanginig ng laman. Ilang ulit pa ba sa Kuwait na naman? Ilang buhay pa ang walang saysay na masasayang? Every life so mercilessly and violently taken is one life too many. We condemn this in the strongest terms. Bagong bayani, ganyan nating tawagin ang mga kababayan nating nagkakandakuba na sa pagtatrabaho ng maayos at marangal sa dayuhang bayan habang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa lupit at karahasan sa mismong mga kamay ng mga kanilang pinagsisilbihan, nang maayos pa sila ay nakakaranas ng matinding pang-aabuso. Si Jollibee Ranara ay isa na namang buhay na nasayang. Pinatay, sinunog at tinapon sa disyerto na parang hayop. Maging sa kamatayan ay hindi binigyan ng dignidad. We do not tolerate this. We assure our countrymen that we will always stand as their protectors. Let this be a warning loud and clear, mga kababayan. May kasangga ang ating mga mahal na mga OFWs dito sa Senado. Hindi natin palalagpasin ang mga ganitong mga pangyayari. Managot ang dapat managot. Kaya siguro, Mr. President, one of these days, dalawin natin ng ating mga kababayan sa bawat lugar na yan at makausap talaga kung ano talaga mga kailangan pa nilang suporta na manggagaling sa atin. Again, sa inyo pong lahat, Mr. President, thank you very much po. I'm just a bit surprised with the revelation of the majority floor leader that the data that he has right now, that was 2020, still the same as the data of 2022. 6,035 cases of maltreatment and mistreatment in the Middle East. Hindi gumalaw, mukha yata, imposible yata yon. And we have to call the attention of the government agencies concerned. Na bakit pareho? Hindi yata gumalaw ang numero for 2 years, imposible naman. Eh, pataas ng pataas ang kaso ng mga inaabusong ating mga OFWs. Marami namamatay. Bakit pareho pa rin ang figures? And I think that is a major concern as far as I am concerned. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. At this juncture, move that we recognize our Senate President pro tempore, Senator Loren Legarda. So moved. Our distinguished Senate President pro tempore is recognized. Senator Loren Legarda. Thank you, Mr. President. Ako po'y nakikiisa kay Senator Jinggoy Estrada at ang ating makasamahan sa pagpahayag ng galit at puot at kalungkutan sa nangyari po sa ating isang domestic helper sa Kuwait na alam natin hindi unang insidente o unang beses ng kamatayan o karahasan ang nakamit habang naghahanap ng ikabubuhay sa ibang bansa. Simple lang pong aking mga katanungan kay Senator Estrada. Alam natin na higit sa 200,000, di ba? 240,000 actually ang mga OFW sa Kuwait. Is that correct? 240,000? I think it's less than 200, around 170. Ah, okay. So not 240,000. Maybe this is in another jurisdiction. Do we have a BMW officer since it's a new law? Meron ba tayo sa Kuwait na naitatag na na opisina ng domestic BMW office? Madam President, thank you, Mr. Yes. President. I am, right now, I am not aware if they wala have pa already put up an office in their respective embassies. Okay. Ito pong pagkamatay at nagkaroon pala ng warning si Jollibee at malupit na sa kanya yung anak ng kanyang amo, sino kaya ang pwede niyang tinawagan sana mula sa ating embahada ng Kuwait kung hindi pa naka-establish ang DMW office doon? Kung meron po tayong katulad na po na sinabi,